Nag-load lang bago matulog. Ay, nako, ewan ko na lang talaga. I'm not sure kung nakita niyo na yung nag-viral na video last night. Ewan ko kung it's nagsimula siya through TikTok o ibang platforms pa. Pero this was just sent of one of my friends nung pag-uwi ko dito sa bahay. Tapos sabi niya, ano daw yung thoughts ko dito? I'm not sure if you have heard of the issue na nangyari dito recently sa isang hotel sa Boracay. Para bigyan ko lang kayo ng small context kung ano yung mismo nangyari. There's this group of adults na nagpa-party dun sa isang kwarto nila dito sa hotel na to sa Boracay. So these adults are situated dun sa ground floor na may access directly dun sa pool. Siyempre, since nasa Boracay ka, we all know na pumunta ka dun para mag-relax, mag-party, magwalwal, and have the best time of your life. Siguro naman, kahit sino sa atin, yun talaga ipupunta mo dun, diba? But the only thing na nag-caught nung attention kasi, at bakit siya nag-viral, is because of the commotion that happened. Nagpa-party pa rin yung mga adults na to, and that led to a noise complaint. Not just from a single room from the other, but majority of the rooms na nandun sa compound. So imagine, 6, 7, 10, 20, nag-complain dahil lang dun sa iisang set ng grupo ng mga adults na nagpa-party dun sa baba. And nag-escalate siya na nag-escalate, wherein I'm not certain kung lasing ba yung adults na yun. They even talked back dun sa mga taong nagko-complain sa kanila. At the very beginning kasi, kalmado pa, and they were asking if they can at least tone down yung mismong ingay at saka yung music nila. So nagmumura sila. Mura nila yung taong nagpapatahimik sa kanila. Lumapit din yung hotel staff and security to ask them if at least they can tone down their voice kasi nakakaabala sila dun sa ibang nagpapahinga. Well, you know, talaga namang ganun. Kasi hindi lahat ng tao late night natutulog. This group of people, they didn't even listen at sumagot pa dun sa hotel staff. First, I know it's rude. Number two, hindi yun dapat ginagawa kapag sinabihan ka nun. Sintido ko muna lang yun, diba? Hanggang sa dumami, lumabas yung mga ibang guests from their balconies. They shouted back to those group of adults eh. Hanggang sa naging para na silang palengke, nagkagulo, hindi na sila makontrol nung mismong security na nagpunta pa sa gitna nung island nung mismong pool area. Until may mga lumabas na rin ang mga adults at nagkakaroon na sila ng sagutan at murhan back and forth. That video lasted only for at least more or less 2 minutes. We don't know what happened before that and what happened after that. So magpo-focus lang tayo dun sa video ko ano yung mga naabot ko. And honestly, hindi ko alam kung nung una natatawa ako. Number two, I felt bad for the people na nakaranas nung the way paano nag-act yung grupo na to. Yun, so first thing, masyadong uminit at marami nag-bash kasi dun sa grupo na yun because of their lack of etiquette, yung manners nila sa pagsagot dun sa mga taong kumakausap sa kanila. They keep on shouting at them, minura pa nila yung mga tao. So lalo nag-escalate yun, syempre, kahit sino naman narahin ka ba naman. Butik, syempre babalikan mo yun. Talagang iinit din ang ulo ninyo. You all know na nagtatrabaho ako sa hotel, that's why I'm making this reaction video. Reaction lang ha. Para sa akin, hunahit ako sa yung video, yung mismong complaint na yun at saka yung ganung situation is on a daily basis, regular ko na siya na-encounter. It could be loud music lang sa katabing kwarto, nagsisigawan kung may mag-aaway man. Iba pang sources. The only thing na ginagawa siya talaga based on hotel rules, nire-report siya initially naman talaga sa security and that's what the hotel did. And i-escalate siya dun sa management right after if they can't handle it. That's what happened as well. Kasi merong isang hotel staff na lumapit and ask for their operation na i-tone down man lang at least. They're not asking them to stop yung pag-party, but to tone down just to give respect for the other people na nagpapahinga doon sa mga katabing kwarto nga naman. I mean, kahit hindi yun hotel rules, that's a hotel etiquette. Etiquette yun bilang tao. Bigyan nyo ng respeto yung privacy at saka yung pagpapahinga ng tao sa paligid ninyo. I'm not just saying it as a hotel guy, di ba? Number two, the reason why sobrang lakas din kasi nung ingay na nagawa nila is because of how the building was made. I'm not saying na mali yun, kahit kasi saglit lang yung or minimal na ingay mo na yun, lalo na kung gabi at tahimik. Alam natin mas malakas ang tunog pag tahimik ang paligid. Para lang din yan namang baso eh, pag nilagyan nyo ng phone sa loob, yung normal na sound ng phone nyo, pag nilagyan nyo dun sa baso, ma-amplify yung tunog. Same goes yung thought dun sa sitwasyon na yun. Kaya umiikot yung tunog, rinig na rinig siya dun sa buong complex. Nakagawa siya ng commotion, hindi na nga lang nag-iingay yung grupo. Puta, may sumasagot pa dun sa kabila. Mag-amplify lang yan sa paligid. And that caught the attention of the other guests around the hotel. I know na may participation din kasi mga hotel staff. Possibly, kaya nang itigil yun ng ganun lang eh. Pero, it always goes hand in hand. Kung yung mismong kinomplain
nakausap na nung management, tapos na yung usapan kung nakinig na sila dun sa hotel staff kasi authority na yun. But since that's the way they reacted dun sa paghingi ng cooperation ng hotel staff and the other guests around them who's asking them nicely, that made it worse. And I know wala dun sa video kasi yung manager or yung duty manager na tinatawag natin kapag sa hotel setting. 100% sure nandun yun. Hindi lang siya caught on tape. Nangyari man, dumating siya doon after the video was made. Kasi alam naman nating open-ended ang videos. And last thing, minapansin lang din kasi ako doon. If I'm not mistaken doon sa mga photos na nakita ko dito, more or less 5 guests sa isang kwarto. What I'm not sure of is kung anong klaseng kwarto yung binook nila. Kasi based sa mga guidelines ngayon ng gobyerno para sa mga hotel facilities, maximum lang nalaman ng kwarto is either 4 na katao, kung mas malaki man like suites or presidential suites, maximum yan siguro mga 6 or 7. But that depends on the property, ah. Kalma lang tayo guys, that's just my opinion.